Ramdam na ang pagtaas ng mga bilihin, partikular na sa mga karne ngayong holiday season. Kaya naman, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig sa mababang taripa para sa mga inaangkat na karneng baboy. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla. Nasaid na ang budget ni Loretta sa handaan nitong Pasko. Kaya todo tipig ngayon, lalo't mahalang presyo ng bilihin tulad ng baboy. Eh di nga na, pag wala ng pera pambili, tapos na Pasko, di ba? Ay nagbawas na ngayon, syempre. Yung dati isang kilo, ngayon kalahati na lang. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 275 hanggang 340 pesos ang per kilo ng kasim at baboy. Pumapalo naman ang 400 pesos ang liyempo. Sabi ng ilang nagtitinda sa trabaho market, 10 hanggang 20 pesos na ang itinaas sa presyo ng kanilang paninda ngayong holiday season. Kahit na nomba, ganun naman eh. Pag tuwing December, tumataas. Wala kayong magawa eh. Tataas din kami. Halos 10 piso na rin ang tinataas. Mahirap nga yung pagkuha ng ano sa farm kasi nga marami. Kapos nga kami sa, ano, sa paninda eh, halos. Upang matiyak na magiging abot-kaya ang presyo ng pagkain, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig ng mas mababang taripa sa mga inaangkat na baboy, mais at bigas hanggang sa susunod na taon. Layo nitong maibsan ang inflationary pressures sa harap ng banta ng El Nino at African Swine Fever at madagdagan ang supply ng basic agricultural commodities. Inanansi naman namin yung ano, yung consumers and producers, rice and corn actually. So we see that mataas yung ano yung sa world price. Ibig sabihin, the landed yung pagdating dito sa atin, idadagdag mo pa yung ano yung kung halimbawa it goes back to the old tariff. Masyado nang mahal ang magiging retail price natin noon. Dahil sa mas mababang taripa sa imported na produkto na sinabayan pa ng banta ng El Nino, pangamba ng samang industriya ng agrikultura, hindi makasabay ang lokal nating produkto at mawala ng gana ang mga magsasaka na magtanim o magparami ng alaga. Tiyak anyang magdudulot ito ng mas mababang produksyon at mas mahal na presyo ng bilihin. Once na permission ng El Nino pang mga farmers, nakita nila, puro importer na pumapasok. Baka yung next cropping natin next year, konti na lang ang magtanim. Pag pumasok itong mga imports, mamuproblema tayo kung sa panahon ng anihan, maraming stocks, hindi mamimili ang mga millers at traders. Panawagan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines, tigilan na ang pagbawas sa presyo ng mga inaangkat na produkto. Mababaan nila ang presyo ng imported at farm gate price sa mga local product. Ang dapat tutukan nila ang mga negosyanteng nananamantala at dapat maglagay ng suggested retail price. Baguhin nila ang strategy. Hindi na yan taripa ang ano nila dahil hindi naman nararamdaman. Merong nagpapatubo ng malaki. Kasi dapat yan, 190, dadagdagan mo lang na 120 pesos. 60 pesos, and para sa trader, 60 pesos ang retailers. So 120 plus 290, 310. Dapat ang presyo ng laman at kasim sa palengke. Pag sumobra dyan, ibig sabihin, merong nagsasamantala. So dapat yan ang bantayan ng ating tagad NEDA, DTI. At maglagay ng suggested retail price sa lahat ng produkto ng agrikultura. Claisel Pardilla para sa bayan.